Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Buot. Taong 1968, Taal, Batangas. Itong mga panahong ito, nasa kasagsagan pa lamang ng pagbibinata itong si Buot. Siyempre, kagaya ng iilang mga bata, araw-araw nasa labas sila ng kanilang mga tahanan upang magsaya. Hindi naman siya pinipigilan ng mga magulang niya. Gawa ng kahit papaano, masaya naman silang makita ang kanilang anak na nakakapagsaya sa kabila ng napakarami nilang problema. Kung hindi nyo kasi naitatanong, si Buot lamang sa kanilang tatlong magkakapatid ang normal. Yung dalawa niyang kuya, bagaman matanda na, parang bata pa rin ang ugali. Hindi yun sanay na mawalay sa kanyang mga magulang, kaya palagi lang yung nasa bahay. Hindi rin ito pinapalabas, nang sa gayoy hindi yun mapagdiskitahan ng iilan nilang mga kababaryo. Ayon kay Buot na, yung panganay niyang kapatid, kulang sa buwan nung ipinanganak. Yung sumunod naman dito, 10 buwan ang inabot sa loob ng sinapupunan bago na iluwal ng kanilang ina. Nahulaan na rin ng albularyo ang magiging kahinat na nito sa kadahilanang hindi pa naman na ipapanganak ang dalawa, paulit-ulit na yung binibiktima ng mga aswang. Tumigil lang ang mga nilalang na yon nung nagbigay na yon ng pangontra noong ipinagdadalang tao na itong si Buot. Dahil sa tulong ng manggagamot, kung kaya't naging normal naman ang kanyang pangangatawan at pag-iisip. Magmula noon, sa abot ng kanilang makakaya, pilit silang tumutulong sa matanda, pagpapakita na rin ng utang na loob nila. Sa edad niyang 17 anyos, nanatili pa rin siyang malaya mula sa mga responsibilidad. Araw-araw iginugugol ni Buot ang kanyang oras sa paglalaro malapit sa isang lumang simbahan kasama yung mga kaibigan niya. Meron kasi doong malawak na palaruan kaya na may doon sila palaging tumatambay. Shatong, tagu-taguan, tumbang preso at kung ano-ano pang laro ang ginagawa nila sa lugar na yon. Ayon sa kanya, tahimik at payapa ang palaruan sa may simbahan, kaya hindi naman gaanong nag-aalala ang kanilang pamilya. Minsan may mga pagkakataon ding nakikipaglaro sa kanila ang mga sakristan, na siya namang sinasamahan ng pare sa oras na wala din yung ginagawa. Dahil sa ganoong sitwasyon, naging kampante sila sa lugar na yon. Akala nila mananatili sila doong ligtas, pero lingid sa kanilang kaalaman, meron na palang papalapit na panganib na malapit ng maganap. Sa pagkakatanda noon ni Buot, nasa buwan na yon ng Agosto nang magsimula silang maglaro ng gabi. Maliwanag ang buwan, at napakaraming tao noon ang tumatambay sa labas tuwing dis oras. Nang mapagtanto naman niya ito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kaibigan na tumambay malapit sa simbahan. Sa mga unang gabi ng kanilang paglalaro, wala namang nangyari. Bawat isa sa kanila, tuwang-tuwa dahil yon ang kauna-unahang pagkakataon na makakapaglaro sila ng tagu-taguan ng gabi. Hindi naman sila gaanong nababahala para sa kanilang mga magulang, lalo na't bago sila pumupunta sa lugar na yon, sinisiguro muna nilang lahat sila nakapagpaalam. Ngunit, ilang araw pa noon ang lumipas, habang patuloy pa rin nagpapakita ang napakabilog na buwan,
meron na siyang napapansing kakaiba sa palaro ang malapit sa simbahan. Pagtungtong ng gabi ng Biyernes, nagpatuloy pa rin ang kanilang paglalaro kahit hindi na noon gaanong mapakali ang kanyang isipan. Bago sumapit ang alas 7 ng gabi, noong mismong araw, matyaga namang naghihintay si Buot at ang dalawa niyang kaibigan sa palaruan. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, doon na nga nila nakita ang pagdating ng lima pa nilang kalaro na siya namang nagmamadaling lumapit sa kanila. Pagharap naman ng mga ito sa kanya, agad naman yung humingi ng pasensya dahil sa natagalan sila. Nang marinig naman yon ni Buot, dali-dali naman siyang tumayo habang masayang sumasagot sa mga ito ng, "Huwag nyo nang alalahanin yon. Kami nga kakarating lang din namin eh. O ano, magsisimula na ba tayo?" Matapos naman niyang makapagwika, agad naman niyang itinuro yung kaibigan nilang naging taya noong nagdaang gabi. Sa pagtitiga naman nilang dalawa, nagpumilit pa yung tumangging maging taya, pero dahil na rin sa pagsang-ayon ng kanilang mga kasama, wala na rin yung nagawa kundi ang sumunod. Pagtalikod naman ito sa isang puno, dali-dali naman silang naghiwa-hiwalay para humanap ng lugar na maaari nilang mapagkublian. Yung karamihan sa mga kasama niya nagtago sa mga kakahuyan habang siya naman pumanhik sa isang makipot na daan patungo sa lumang simbahan. Siya pa lang kasi ang nakatuklas sa lugar na yon kung kaya't inakala niyang doon maganda magtago. Ngunit makalipas lamang ang ilang minutong paghihintay, laking gulat na lamang ni Buot nang bigla niyang maramdaman ang paghawak ng isang malamig na kamay sa kanyang paa. Sa isang kisap mata, buong puwersa siyang hinugot ng nilalang na yon, dahilan para lumayo siya ng husto sa lagusang pinagtataguan niya. Maya-maya pa, unti-unti nang nandilim ang kanyang paningin buhat sa kawalan ng liwanag sa lugar. Nang akmang sisigaw pa siya, agad naman siyang nawala ng malay matapos bumagok sa isang malaking bato ang ulo niya. Akala noon ni Buot mamamatay na siya. Pero ilang oras lang noon ang dumaan, muling nanumbalik ang kanyang wisyo sa kanyang katawan. Pagsilay niya sa paligid, nadatnan niya ang kanyang sarili sa pangpang ng isang maliit na ilog na punong-puno ng mga damo. Nagkalat din doon ang iilang mga tipak ng gusali, kalakip ang iilang mga maliliit na gusali na animoy nalimot na ng panahon. Ayon pa sa kanya, napakalawak ng lugar na yon na parabang napaka-imposible nitong magmula sa ilalim ng simbahan. Dala naman ang kanyang pagtataka, dali-dali naman siyang tumayo para umpisahan ng maghanap ng daan papalabas. Ilang beses din siya doong sumigaw pero yung tinig niya parang hindi nakakatagos sa lugar na kinaroroonan niya. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paglilibot, doon na tuluyang nakita ni Buot ang isang malaking altar kung saan meron doong limang upuang gawa sa bato ang nakatirik. Bawat isa sa mga upuang yon, may mga kalansay na nakaupo na parang yon ang mga nilalang na namamahala doon. Noong una, inakala niyang patay na ang mga ito, pero nang akmang papalapit na siya, bigla naman siyang napakaripas ng takbo matapos niyang masipat ang limang kalansay na paisa-isa nang nagsisitayo.
Dahil sa pangyayaring yon, pinilit naman ni Buot na makalabas ng lugar. Sa paniniwalang mamamatay siya sa oras na maabutan siya nito. Subalit, kahit saang bandaman siya noon tumungo, bigo pa rin siyang makahanap ng daan papalabas. Hindi naglaon, pagsilay naman niya sa kanyang likod, doon na niya nakita ang limang nilalang na dahan-dahan nang lumalapit. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi naman niya maisawalang bahala gawa ng literal na mga bangkay ang mga nilalang na yon. Ang pinagkaiba lang nito sa aktwal na patay, meron yung kulay puting liwanag sa dibdib at mata nito. Siyempre bilang bata, una talaga noong naisip ni Buot, mga demonyo ang nilalang na yon. Ang labis na pa doong ikinatakot ay yung mga dala nitong mga espada at tabak na parang yon ang gagamitin ng mga ito para paslangin siya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masukol na siya ng limang nilalang, wala na nga siyang nagawa kundi ang umiyak habang inaalala ang kanyang mga magulang. Yung takot niya noon, halos nanuot na talaga sa kanyang buto dahil hindi niya mawari kung ano ang mangyayari sa kanya matapos nito. Ilang beses na rin niyang sinubukang igalaw ang kanyang mga binti, pero labis-labis na ang pamamanhid nito na halos umabot na sa puntong hindi niya na yon nararamdaman. Maya-maya pa, pag-angat naman ng mga kalansay sa hawak-hawak nitong mga armas, napapikit na lamang siya habang itinataas ang kanyang mga kamay. Unti-unti na rin niyang tinatanggap ang kanyang tadhana gawa ng alam niya sa kanyang sarili na wala na siya noong magagawa. Ngunit pagkaraan pa noon ng ilang segundo, napansin naman o ni Buot na tila bang hindi pa umaatake ang mga nilalang na yon. Pagmulat naman ng kanyang mga mata, bigla naman siya noong napanganga matapos niyang masipat ang limang paring nakatayo sa harapan niya. Nakasuot ang mga ito ng puting sutana at meron yung daladalang tungkod na kawangis ng krus. May mga libro din yung hawak na parabang katatapos pa lang nitong magmisa. Matapos naman niya yung masilayan, kahit papaano medyo nakampante siya gawa ng mga tao na yung nakita niya. Hindi naglaon, minabuti naman niyang maglakas loob na magtanong sa mga ito ukol sa lugar na kanyang napuntahan. Nang marinig naman yon ng limang pari, napangiti lang naman ang mga ito. Indikasyon na natutuwa yon sa mga sinabi niya. Maya-maya pa, agad naman niyang napansin ang paglapit ng pari na nasa gitna habang malumanay na nagwiwika sa kanya ng "Marahil ay nagtataka ka kung papaano ka napunta sa lugar na ito. Matuwa ka, iho, sapagkat banal ang lugar na pinuntahan mo. Bibihira lang ang mga taong napapadpad dito at kalimitan sa aming mga kinukuha, sinisiguro naming banal at merong pananampalataya. Magdadalawang dekada nang pumanaw ang aming huling napili. Ngayon napapanahon na para ikaw naman ang maging tagapaghalili niya. Bibigyan ka namin ng karampatang abilidad para magawa mo ang iyong tungkulin. Malapit na ang paghahari ng kadiliman, Buot. Kaya sana magampanan mo ang iniatang sayo hanggang sa magwakas ang iyong buhay." Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-abot naman ito sa kanya ng isang punyal na punong-puno ng simbolo
mula sa talim hanggang sa hawakan. Bagaman kulay dilaw ang kulay nito, mariin niyang inilahad na hindi yon isang ginto. Kung hindi siya nagkakamali, tanso lang ang punyal na yon, ngunit nagtatanga nito ng isang malakas na presensya. Presensyang buong buhay niya, hindi niya inaakalang umiiral sa mundo ng mga tao. Paglalarawan pa niya, sa armas na ibinigay ng pari, parang sakris na espada ang kurba ng talim nito. Ilang pulgada rin ang haba nito at meron yung isang nakabaong bato sa pinakadulong parte ng hawakan nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, mariin namang inilhad sa kanya ng pare na hindi yon nakikita ng ibang tao. Ang tanging may kakayahan lamang na makasilay dito ay siya, mga antingero at ang iilang mga nilalang na pawang kalaban ng kanilang pinaniniwalaan. Matapos naman itong maibigay sa kanya ng pare, meron din itong kinuhang garapon na may lamang napakalinis na tubig. Pagbukas naman ng takip nito, agad naman siya nitong inutusang lumuhod para inumin ng sagradong tubig. Nang maisakatuparan na ito ni Buot, inilapat ng limang pari ang mga kamay nito sa kanyang ulo habang paulit-ulit yung kumakanta ng papuri sa Panginoon. Maya-maya pa, lahat ng tinig na kanyang naririnig dahan-dahan ang nawala. Sa isang iglap, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa labas ng lagusan na kanyang pinasukan. Hawak-hawak na rin niya noon ang ibinigay nitong punyal, hudyat na hindi siya nananaginip noong mismong oras na yon. Sa pagtayo naman niya, sakto naman ang pagdating nung kaibigan niyang taya sa laro nila. Pagtawag nito sa kanyang pangalan, wala naman siyang nagawa, kundi ang sumunod. Sa halos buong laro nila noong gabi, hindi niya magawang makabawi. Bagaman ganoon ang nangyari, ipinagpasalamat ito ni Buot sa kadahilanang nakauwi siya ng ligtas sa poder ng kanyang mga magulang. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti na niyang napapansin ang tila bang pagbabago ng kanyang pananaw sa buhay. Hindi niya mawari pero magmula noong nangyari ang insidente ngayon, tila bang nawala na siya ng gana na makipaglaro sa mga kaibigan niya. Natapos na lamang noon ang kabilugan ng buwan, hindi na niya ninais pang lumabas ng gabi, gawa nang may mga bagay na siya noong ginagawa na mas higit na mahalaga at yon ay ang pagtuklas sa panibagong kakayahang tanga niya. Ayon pa kay Buot na kapag natutulog siya, nadadapo ang kanyang wisyo sa lugar na natuklasan niya. Ang mga paring nakasalamuha niya sa lugar na yon ang unti-unting nagbibigay sa kanya ng karunungan ukol sa panibagong mundo na kanyang kinagagalawan. Sa totoo lang, kahit ilang beses na niyang nakita ang mga nilalang na yon, hindi niya pa rin mawari kung saan nagmula ang mga ito. Ilang beses na din niya yung tinanong pero mariin itong inilahad sa kanya na mas mainam na pagtuunan niya ng atensyon ang pangkasalukuyan. Dagdag pa ng mga ito na, hindi na mahalaga kung ano sila, basta ang importante, matuklasan ni Buot sa lalong madaling panahon ang aral na para sa kanya. Matapos naman niya itong marinig sa limang pare, minabuti na lamang niyang ituloy ang mga bagay na kanyang nasimulan, subalit habang tumatagal, tila bang meron siyang natutuklasang kakaiba.
hindi naglaon nang mapagtanto niya kung ano ang kanyang tungkuling gagampanan sa mga ito. Naglakas loob siyang lumayo sa poder ng kanyang pamilya. Isang hapon, pagdating naman ng mga magulang niya, agad naman yung sinalubong ni Buot, bit-bit ang kanyang mga gamit. Pagharap naman niya sa mga ito, nakayuko naman siyang nagwiwika rito ng, "Nay, Tay, magpapaalam ho sana ako sa inyo. Gusto ko na hong magtrabaho. Meron akong nakilala na taga-kabilang bayan. Sasama ho ako sa kanya ngayon para doon magtrabaho. Payagan niyo na ho ako para naman meron akong maitulong sa inyo. Alam kong hirap na kayo at hindi ko na kayang sikmurain pa ang pagsasakripisyo ninyo sa aming tatlo. Patawad ho, Nay, Tay, pero kailangan ko ho talagang gawin ang bagay na to." Dahil sa kanyang sinabi, tahimik namang lumapit sa kanya ang kanyang ama. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, nasipat naman niyang nanlulumo na yon, pero wala siyang nakikitang luhang pumapatak sa mga mata nito. Maya-maya pa, agad naman itong hinawakan ng kanyang ulo, sabay sagot ng, "Sige anak, basta kung hindi mo kaya, bumalik ka. Kahit anong oras, bukas ang ating pamamahay para sa'yo. Mag-iingat ka at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Nare-respeto namin ang iyong desisyon, kaya hindi kami tututol." Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong pagpasok sa loob ng kanilang tahanan. Yung kanyang ina naman, tahimik lang na sumunod dito na parabang wala na yung pakialam sa kanya. Nauunawaan naman ito ni Buot, lalo pat alam niya kung gaano ka-emosyonal yung nanay niya. Kung sinubukan kasi nitong magsalita pa, baka umiyak lang yun ang umiyak hanggang sa mapilitan na yung pigilan siya. Makalipas pa ang ilang minutong pakikiramdam, nang mapagtanto naman niyang sarado na ang kanilang bahay, taas noon naman niyang tinahak ang daan habang paulit-ulit na iniisip ang mga bagay na inilahad sa kanya ng limang pare. Lingid kasi sa kaalaman ng kanyang pamilya na kung hindi yon gagawin ni Buot, maaaring madamay ang mga ito sa sitwasyong kahaharapin niya. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat hindi niya kayang makita ang kanyang mga magulang na nahihirapan buhat sa kanya. Bago siya umalis ng baryo, lumapit muna siya sa pare na kasalukuyang nangangalaga sa simbahan. Pagpasok naman niya sa pinagtitirhan nito, nadat na naman niya yung nagkakape kasama yung mga sakristan. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung lumapit habang nagtatanong yun sa kanya ng, "Oh, Buot, ano nga atin? Bakit parang ang lungkot mo?" Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman niya yung pinakiusapan na kung maaari mag-usap sila ng pribado. Dagdag pa niya na, meron siyang mga mahalagang detalye na ibabahagi rito. Matapos naman niya yung mailahad, agad namang inabisuhan ng pari ang mga sakristan nito na umalis na muna. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa silid nito, agad naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa dala niyang punyal na kanina pa nitong napapansin. Ayon pa sa pare na kung hindi niya nakita ang dalawang armas na yon ni Buot, hindi niya yun pagbibigyan sa gusto nitong mangyari. Dagdag pa nito na, ang punyal na kanyang daladala ay maraming kawangis na simbolo
sa simbahang yon. Mariin din itong inilahad sa kanya. Isa ito sa mga nananaliksik ukol sa gamit na yon na halos ilang siglo nang nawawala. Pagkalahad naman ng pari ukol dito, agad naman yung nagbuklat ng libro habang inilalahad sa kanya ang bawat katagang may kinalaman dito. Ayon sa pari na, ang hawak niyang punyal ay isa sa mga maituturing na kayamanan ng simbahan. Nawala ito 2 siglo na ang nakakalipas at sinasabing tinatangan yon ng mga taong napili. Ayon sa alamat, may natatagong kapangyarihan ng punyal. Kaya na may isinikreto ito ng lahat ng pari na nangangalaga sa simbahan. Bawat isa sa kanilang nadedestino roon, alam ang tungkol sa bagay na yon. Kaya sa abot ng kanilang makakaya, pinangalagaan nila ito ng higit pa sa buhay nila. Ngunit, ayon sa paring kausap niya, yung tangan niyang punyal, milagros na lamang na nawala. Sa katunayan, bawat isa rin sa kanilang nadedestino sa simbahang yon, nagkakaroon ng pangitain ukol sa 5 pari na nakaupo sa mga tronong nakapaikot kung saan nakatarak ang punyal. Kahit alam nilang patay na ang mga ito, naniniwala silang yon ay buhay pa at patuloy na pinangangalagaan ang nawalang kayamanan na minsang pagmamay-ari nila. Matapos naman yung marinig ni Buot, hindi naman niya maiwasang kilabutan gawa ng lahat ng sinabi nito alam na niya. Sa puntong yon, tuluyan na niyang naunawaan na tunay ngang totoo yung mga bagay na kanyang naranasan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, agad naman niyang ibinahagi sa pari ang kanyang kaugnayan sa 5 nilalang na sinasabi nito. Tinuro niya rin ang lugar kung saan niya yun nakita, pero pagdating nila roon, wala na silang nakitang daan papasok. Dahil sa pangyayari, agad naman silang bumalik sa loob ng tahanan ng pari upang mapag-usapan ang tungkol sa mga bagay na kanyang gagawin. Buot, naniniwala kong totoo ang mga sinasabi mo. Nakikita ko naman ang patunay, kaya hayaan mong tulungan kita. Baka meron akong maibabahagi sa iyong tulong, kaya huwag kang mahiya. Bungad na wika ng pare matapos nitong makumpirma na siya nga ang naging tagapaghalili ng nasabing punyal. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na humingi doon ng tulong ukol sa kanyang problema sa salapi. Ayon sa kanya, kinakailangan niyang lumayo sa lugar na yon upang masigurong walang madadamay sa kanyang mga mahal sa buhay. Pagtatapat pa niya na, kahit mahirap yun sa kanya, wala siyang pagpipilian alinsunod sa nais mangyari ng mga nilalang na gumagabay sa kanya. Mariin niya ring inilahad na hindi naman permanente ang gagawin niyang yon sa kadahilanang ang tanging misyon lang niya, sugpuin ang kasamaang nahulaan ng 5 paring nangangalaga sa punyal. Dagdag pa ni Buot na, kahit hindi niya alam ang mga mangyayari sa kanya, nagdesisyon na siyang tanggapin ang kanyang tadhana. Mahirap man yon, alang-alang sa mga naniniwala sa kanyang kakayahan, gagawin niya ito. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumang-ayon ng pare sa nais niyang mangyari. Noon ding mismong araw, naglibot-libot sila noon sa baryo para mamalimos. Hindi naman sila pinagdamutan ng mga mayayamang pamilya
gawa ng mataas ang respeto nito sa kanyang kasama. Nang makalikom na sila ng sapat na pera para sa kanyang pag-alis, agad naman yung ibinigay sa kanya habang Mariing nagpapaalala ng: "Maging mapalad ka sapagkat ikaw ang napili. Alam kong bata ka pa, Buot, pero wag mo sanang kakalimutan mga sagradong nilalang ang gumagabay sa'yo. Kapag kinausap mo sila, sana'y bigyan mo sila ng mataas na respeto. Kilala ko ang limang paring yon sapagkat isa sila sa mga naging pundasyon ng Kristyanismo dito sa ating lugar. Humayo ka ng mapayapa, iho. Ipaglaban mo ang alam mong tama at totoo. Aabisuhan ko rin ang mga pari sa bayang pupuntahan mo, kaya kapag merong kang kailangan, huwag kang mahiyang lumapit sa kanila." "Padre, salamat ho sa tulong ninyo. Pangako ho, tatanawin kong isang malaking utang na loob ito." Sagot naman dito ni Buot. Matapos naman nilang makapag-usap, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa Karatig Bayan. Dahil sa medyo mahirap panoon ang mga pamamaraan ng transportasyon, dalawang gabi niyang binaybay ang daan hanggang sa makarating na siya sa lugar na gusto niyang puntahan. Mula sa lugar na yon, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay gamit lamang ang kakarampot na salapi na kanilang nalikom. Para na rin makatipid kung kani-kanino na nagpapatulong itong si Buot, magkaroon lamang siya ng pagkain sa pang-araw-araw. Isang linggo pa ang dumaan nang magkaroon na siya ng panahon para gumawa ng tirahan. Agad naman siyang naghanap sa mga burol ng pwesto para itayo ang kanyang mumunting bahay. Siyempre, dahil sa nag-iisa lang siya noon sa buhay, inabot pa siya ng 10 araw bago maitayo ang kanyang tahanan na bunga ng kanyang sariling pagpapagal. Ayon sa kanya, hindi naging mahirap na gawin ito dahil napakadalang sa kanya noong makaramdam ng pagod. Sa isang araw, halos nakakasampung balik siya sa bundok para mangalap ng kahoy na kanyang gagamitin. Matyaga rin siya noong umaakyat ng mga nyog para kumuha ng dahon nito na siya namang ginawa niyang bubong ng kubo. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti na ring nasasanay si Buot sa kanyang panibagong buhay. Halos inabot rin siya doon ng ilang taong pananahimik hanggang sa dumating ang takdang panahon kung saan nagawa na niyang mapaghusayan ang larangang kanyang tinatangan. 5 taon ang dumaan, medyo matanda na itong si Buot. Malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang katawan buhat sa araw-araw na pagtatrabaho. Kahit matagal na siyang nananatili sa lugar na yon, bilang pa lamang sa kanyang daliri ang kanyang mga kaibigan. Madalas kasi, marami ring masusukal na daan ang kinakailangan pa nitong tahakin. Dahil sa ganoong sitwasyon, tanging mga mamumundok lamang at mga nangangaingin ang nakakarating sa kanyang pamamahay. Minsan nga, sinasadya pa talaga siya ng mga ito para humingi ng maiinom at pagkain. Siyempre, hindi naman yon pinagdadamutan ni Buot, lalo pat kabilang din siya sa mga taong yon na nakaranas ng ganoong hirap. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng naranasan niya sa lugar na yon, pilit pa ring dinadala ng kanyang wisyo ang kaisipan niya sa lugar kung saan siya unang namulat at nagkaisip. Ay, sila nanay kaya? Kumusta na?
Tanong ni Buot sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Matapos naman niyang makapagwika, panay naman ang kanyang ginagawang pagmamasid sa punyal niyang magtatatlong taon na ding nakatarak sa sentro ng kanyang bakuran. Sa loob kasi ng ilang taon niya roong paninirahan, wala namang nangyaring kakaiba maliban sa paggambala ng mga mangkukulam na merong nakakalaban sa lugar nila. Hindi naman niya yun gaanong pinakikialaman. Gawa ng bukod sa wala naman yung pinapatay, alam niyang purong pananakot lamang ang kalimitang ginagawa ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, dahan-dahan naman siya noong tumayo para gawin na ang kanyang trabaho sa gabing yun. Habang nasa kasagsagan ng pagluluto itong si Buot, bahagya naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng mga pagkatok sa entradang pinto ng kanyang bahay. Pagtanong naman niya sa mga panauhing yon, agad naman yung nagpakilala bilang si Lauro, ang kaibigan niyang nag-uuling. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung pinuntahan para kausapin. Akala niya kung ano lang ang pakay nito sa kanya, pero pagbukas na pagbukas niya ng pinto, agad naman itong ibinahagi ang tungkol sa pagsalakay ng mga aswang sa kanilang baryo. Dagdag pa ni Lauro na habang nag-uusap sila, nagkakagulo na sa lugar na yon. Yung mga kapitbahay kasi nito, kitang-kita kung papaano tumakas ang aswang, bit-bit ang isang patay na sanggol na nakuha nito sa sinapupunan ng kanyang biktima. Ayon pa sa lalaki, wala na yung malalapitang albularyo sa kanilang lugar, kaya na may nagdesisyon yung pumunta sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang binunot ang punyal, sabay tahak ng daan patungo sa baryo. Sumunod na dinoon si Lauro para naman kahit papaano magabayan siya nito ukol sa lugar na kanilang pupuntahan. Sa kanilang paglalakad, mariin namang inilahad ng kaibigan niya kung ano ang mga nasaksihan nito bago yun pumunta sa kanyang pamamahay. Manoy, alam mo ba kanina, nagdadalawang isip talaga akong pumunta sa bahay mo eh. Naglakas loob lang ako dahil alam kong kayo makakatulong sa akin. Nga pala, may tanong ko lang. Ano pala yung binunot nyo sa bakuran kanina? Wala ko roong nakita eh. Kaya hindi ko maiwasang mapaisip. Wika ni Lauro habang nakasunod sa kanya. Matapos naman itong marinig ni Buot, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng wala yon. Huwag mo nang isipin. Sige na, Lauro. Ikaw na ang mauna. At hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Dahil sa kanyang sinabi, tahimik naman itong tinahak ang daan patungo sa isang liblib na lugar na nasa tagong parte ng sitio nila. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, doon na bumungad sa kanya yung mga taga-baryong abalang-abala sa paglilibot, bit-bit ang kanilang mga sulo. Habang binabagtas ng mga ito ang daan, paulit-ulit naman yung nagpapatunog ng mga dala nitong lata at sundang na parang meron itong itinataboy. Paglapit naman nila Buot sa kinaroroonan ng mga ito, agad naman nila yung tinanong ukol sa mga nangyayari. Nang marinig naman yon ng mga kalalakihan, agad naman itong inilahad sa kanila ang pagpapakita ng mga aswang sa kanilang lugar. Base sa pagkakatanda ng mga ito, 10 nila lang ang sumugod doon para lang makuha ang isang sanggol na hindi pa ipinapanganak. Dagdag pa ng mga ito na,
Dahil sa pangyayari, ikinasawi naman yon ng nanay ng bata. Pagkarinig naman ni Buot sa sinabi ng mga ito, agad naman niyang pinagmasda ng buong paligid habang taimtim na nagpapalipad ng mga dasal. Matapos naman niya yung gawin, dahan-dahan naman niyang itinarak sa lupa ang hawak niyang punyal habang paulit-ulit niyang tinatawag ang mga nilalang na bumalik. Maya-maya pa, pagputol naman niya ng kanyang mga dasal, laking gulat na lamang ng mga kalalakihang kasama niya nang bigla na lamang itong makarinig ng mga malalakas na pag-atungal sa buong paligid. Sinabayan din yon ng mga pag-alulong ng aso, hudyat na merong nangyayaring panganib. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang inabisuhan ni Buot ang mga kalalakihan na kakilala ni Lauro na pumasok na muna sa mga tahanang malapit sa kanila para sumilong. Dagdag pa nito na, anuman ang paparating, paniguradong magdudulot yon ng kaguluhan sa lugar na yon. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa kaibigan niya, agad naman niya yung sinenyasan na sumama sa mga kalalakihan, subalit nagpumilit pa rin yung manatili. Makalipas pa ang ilang minuto, napilitan na rin yung kumaripas ng takbo matapos naman itong masipat ang isang kalabaw na naglalakad na merong nagbabagang sungay. Doble din ang laki nito kumpara sa pangkaraniwang kalabaw, at sa itaas nitong bahagi merong nakatayong dalawang nilalang na may mahabang buntot. May mga malalapad din yung pakpak at may mga mata itong kasing pula ng dugo. Matapos naman yung masilayan ni Buot, agad naman niyang dinukot ang kanyang punyal at kasabay nito ang pag-usal niya rito ng dalawang buhay na kataga na siyang naging sanhi upang magkaroon ng kopya ang gamit na yon. Paghawak naman niya ng kopya nito gamit ang kanyang kaliwang kamay, napahinga na lamang ng malalim itong si Buot nang mapansin niyang tumalas at lumawak ang kanyang paningin. Sa isang iglap, lahat ng nilalang na umaaligid sa karimlan, nagawa na niyang masilayan. Ayon sa kanya, na kapag ginagamit niya ang ganoong abilidad, kahit pumikit siya sa harapan ng kanyang kalaban, hindi siya nito masasaktan. Di lang kasi ang mga mata niya ang kanyang nagagamit sa halip nagkakaroon siya ng ika-anim na pandama kung saan nakakaya niyang matunto ng kanyang mga kalaban sa pamamagitan lamang ng paghaplos ng hangin sa kanyang katawan. Matapos naman yung maisakatuparan ni Buot, napangisi lang naman siya habang nakatitig sa dalawang nilalang na nakasakay sa kalabaw. Pagkumpas naman niya ng kanyang punyal sa ere, parang bula naman siyang naglaho sa kanyang kinaroroonan na siya namang labis na ikinagulat ng dalawang nilalang na papasugod sa kanya. Maya-maya pa, paglitaw naman niya sa likurang bahagi nito, buong puwersa naman niyang inundaya ng saksak sa may bandang binti ang kalabaw na siyang naging sanhi upang mabuwal yon sa mismong kinaroroonan nito. Pagbagsak naman ng dalawang aswang, agad naman niya yung inundaya ng saksak sa may kaliwa at kanang braso nito, sabay hila papalayo. Nang mapagtanto naman niyang nagkaroon na sila ng sapat na distansya sa kalabaw, agad naman niya yung tinitigan mata sa mata, habang seryoso itong tinatanong nang, "Sinong pakay mo rito? Ano bang ibig niyong patunayan sa lugar na ito?" Nang marinig naman yon ang dalawa, wala naman itong nagawa kundi ang umiyak lang ng umiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanya. Nangako rin yung hindi na sila babalik sa lugar na yon kung ipapangako ni Buot
nabibigyan sila nito ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Ngunit nang marinig naman niya ang sinabi ng mga ito, mas lalo lang siyang nilamo ng kanyang galit. Sa tono kasi ng pananalita ng mga aswang, parang wala itong ginawang karumal-dumal na bagay sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minutong paninindak niya, nagdesisyon naman siyang pugutan na yon ng ulo para hindi na pamarisa ng iba. Dahil dito, wala namang nagawa ang mga nilalang na yon, kundi ang mamatay mismo sa kanyang mga kamay. Hindi naglaon, pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa pagmumukha ng mga nilalang na yon, agad naman niyang binunot ang kanyang punyal na nasa braso nito, sabay hawak sa ulo ng dalawa, habang paulit-ulit niyang nilalaslas ang mismong leeg nito. Maya-maya pa, pagkalas naman ng leeg ng dalawang aswang, dali-dali naman niyang sinugod ang iba pa nitong mga kasama na pasimpleng nagmamasid sa paligid. Sa loob ng kalahating oras, walang nagawa ang mga nilalang na yon, kundi ang mamatay sa kanyang mga kamay. Tanging mga aswang lang din na may dugo ng gabunan ang nagawang makasunod sa kanya dahil sa mga sabulag na pilit na nagkukubli sa kanyang katawan. Ayon kay Buot, hindi naman talaga malahangin ang kanyang bilis. Sa halip, yung mga usal niyang inihip sa kanyang katawan ang nagsisilbing salamin upang itago ang kanyang presensya at bulagin ang paningin ng mga kalaban niya. Yon ang dahilan kung bakit sa tingin ng kanyang mga kalaban, mas mabilis pa siya kesa sa hangin. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, agad namang pumunta si Buot sa bahay na pinagtataguan ng kaibigan niya upang abisuhan yung lumabas. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong binuksan ang pinto habang nagtatanong sa kanya ng, "Sigurado ka, Manoy? Pwede nang lumabas?" "Oo, pwede na. Basta yung mga kasama mo dyan, sabihan mo na hindi sila pwedeng lumabas. Ang gusto ko ikaw lang ang makakita sa mga bagay na hindi dapat makita ng mga kagaya mo. Bago ka lumabas, magdala ka rin ng isang galong langis. Susunugin natin ang mga bangkay ng demonyong yon bago pa man may makakita sa kanila." Sagot naman niya rito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman silang tumungo sa pinag-imbakan niya ng mga bangkay. Mula roon, binuhusan nila yon ng langis habang tinatambakan ng hindi mabilang na kahoy na merong mga dahon ng nyug. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman yung nilamon ng isang malaking apoy. Habang pinagmamasdan nila ito, mariin naman niyang inabisuhan itong si Lauro na hanggat maaari mas mainam na wala yung pagsasabihan ukol sa pangyayaring yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang paglilinis ni Buot sa kanilang lugar. Tuwing gabi, kagaya ng mga aswang, palihim siyang lumalabas para manila ng kanyang mga kalaban. Gumawa rin siya ng sarili niyang kasuotan na magbibigay marka naman sa mga aswang kung ano ang wangis ng taong pumapatay sa kanila. Magmula noon, nakilala ang isang lalaking nakasalakot na gumagala tuwing gabi para kumitil. Naging matunog din sa lahi ng mga aswang ang anyo nito
na siya namang nagsilbing malaking banta sa kanilang uri. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang gumawa ng paraan ang kanyang mga kalaban para masukol siya. Sa paglipas pa ng mga buwan, walang ibang ginawa noon si Buot kundi ang makipaglaban sa mga nilalang na dumadayo sa kanilang lugar. Minsan nga, kahit sikat na sikat pa ang araw, may mga nasisipat siyang matanda na animo'y nagpapakalat ng salot sa pamamagitan ng paglason sa mga itinitindang pagkain sa merkado. Noong una, pinapalampas niya pa ito. Pero nang mapansin niyang dumarami na ang may sakit sa kanilang lugar, doon na siya nag-umpisang kumilos. Para magkaroon siya ng impluwensya sa bayang pinagtitirahan niya, naglakas loob na siyang lumapit sa simbahan. Pagpasok naman niya sa loob nito, agad naman niyang hinanap ang pari upang ipakita ang punyal na kanyang dala. Nang masipat naman ito ang kanyang karga, agad naman niyang napansin sa mga mata nito ang tila bang pagkabigla. Ora mismo, inanyayahan siya sa silid nito para doon sila makapag-usap ng maayos. Ikaw pala ang sinasabi sa akin ni Padre. Ilang taon na rin akong naghintay sa'yo. Akala ko nga hindi ka na magpapakita. Kumusta ka na pala, iho? Bago ka lang ba sa lugar na ito? Wika ng pari sa kanya. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman itong si Buot habang kalmadong sumasagot dito ng mag-aanim na taon na ho ko rito. Pasensya na ho kung hindi ako agad nakalapit sa inyo. Alam niyo kasi, sinubukan kong mamuhay ng payak sa kabila ng mga pangitaing nakikita ko gabi-gabi. Akala ko dito na ako matatahimik, pero mas lalo lang palang naging komplikado rito ang buhay ko. Nang marinig naman ang pari ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman siya nitong inanyayahan na tumira sa simbahan. Ayon dito, meron pa naman doong bakanteng bahay na pwede niyang pagtirhan. Dagdag pa nito na, yon ang inabiso sa kanya ng kanyang kaibigan, kaya wala naman siyang magagawa kundi ang sundin ito. Mariin din itong inilahad na habang nagpapahinga siya sa lugar na yon, maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Pagtatapat pa nito na, hindi na rin niya kinakailangan pang mag-alala sa pagkain dahil ang parokyano na mismo ang bahala. Dahil sa sinabi nito, agad naman yung tinanggap ni Buot. Hindi siya doon sumang-ayon para lamang guminhawa ang kanyang buhay. Sa halip sumang-ayon siya upang mas maraming tao ang maililigtas niya. Kapag kasi sa simbahan siya noon na malagi, madali niyang malalaman ang lahat ng mga nangyayari sa bayan. Sa paglipas pa ng mga araw at buwan, maraming sinaliksik si Buot ukol sa kanyang karga. Dahil sa tulong ng pari sa kanya, mas lalo pang lumawak ang kanyang karunungan ukol sa natatagong hiwaga ng mundo. Ayon sa kanya, na dahil sa tulong ng paring yon, mas lalo pang umunlad ang kanyang kakayahan. Napaghusaya niya rin ng husto ang paggamit ng punyal na halos umabot na noon sa puntong nagagawa na niyang mapaslang ang kanyang kalaban sa pamamagitan lamang ng paghataw nito sa hangin. Dekada pa noon ang lumipas, matanda na itong si Buot. Nagdesisyon na rin siya noong umalis sa simbahan para muling manirahan sa mga lugar kung saan malayo sa gulo na nililikha ng tao.
Sa abot din ng kanyang makakaya, naglakbay siya sa iba't ibang dako para lamang mahanap ang demonyong ipinapapatay sa kanya ng limang pari. Alam niyo, Pinuno, ang pinakamasakit na nangyari noon kay Buot ay nung mabalitaan niya ang pagkamatay ng mga magulang niya. Gustuhin man niya noong bumalik sa kanilang lugar, pero alam niya sa kanyang sarili na huli na ang lahat. Maliban doon, kung sakali mang gugustuhin niya roong bumalik, naniniwala rin siyang dadalhin niya rin ang panganib na dulot ng mga nilalang na humahabol sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, mas pinili na lamang niyang manirahan sa bundok para kung sakali mang matuntun ng mga ito ang kanyang lokasyon, walang ibang tao ang madadamay. Ayon pa kay Buot na, isa yung maituturing niyang pinakamahirap na karanasan na nagawa niyang mapagtagumpayan. Natigil lamang ang paghabol sa kanya ng mga nilalang na yon nang mapadpad siya sa bundok ng Maliponyo. Maraming ermitanyo kasi ang tumulong noon sa kanya na siya namang naging daan upang tuluyan na nilang malipol ang kanyang mga kalaban. Magmula noon, doon pa lamang nakalasap ng kapayapaan itong si Buot. Naghintay din siya sa pagbabalik ng sinasabing demonyong papatayin niya, pero ilang dekada pa ang dumaan, walang nagpakitang ganoong uri ng nilalang. Nang malapit nang mamatay itong si Buot, sinasabing ang kanyang punyal ay iniwan niyang nakatarak sa tuktok ng bundok na yon. Magpahanggang sa ngayon, Pinuno, naniniwala ang nakakaalam ng kanyang istorya na nananatili pa ring nakatarak sa lugar na yon ang minsan niyang tinangan na punyal ng limang sinaunang pare. Okay. Opinyon ko sa kwento. Di mo na ako magpapakita kasi medyo mataba yung ilong natin ngayon kasi may sipon pa rin ako eh. Sa kwento ni Buot, di ko alam kung basta na lang may naikwento eh, no? Pero kasi nga, ang ine-expect ko, mahanap ni Buot yung demonyong binigay sa kanyang misyon ng limang pare. Pero sobrang layo ng mga nangyari. Kasi nga, ang dami niya nakasagupang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Andyan yung mga aswang o kung ano-ano pang siguro hindi na lang nabanggit dito sa kwento. Pero yun nga, ang ipinagtataka ko lang, unang-una si Buot eh chosen one. Diba? Ang sabi nga nung pari dun sa may dati nilang simbahan na napakaswerte ni Buot kasi sobrang bihirang tao yung napipili ng mga pare. Tapos ang nakaraan pang huling napili eh 2 dekada nang nakakaraan tapos namatay rin. So ang malaking question mark natin ngayon, anong nangyari dun sa demonyo? Imposible namang patay na yon. Kasi kung patay na yon o wala na yung kaluluwa nun o bumalik na yon sa impyerno, hindi nagagawa yung limang pare na mamimili sila ng isang tao na kikitil sa buhay nun. Diba? So, paano ngayon yung nangyayari? Paulit-ulit lang yung cycle na may pipiliin sila magtatanga ng punyal, tapos yung magtatanga ng punyal na yon, eh, yun nga, parang medyo madedepress sa sarili kasi chosen one siya eh. Ayaw niyang madama yung pamilya niya kung meron man. So, aalis siya sa lugar, maglalakbay siya kung saan-saan, hahanap siguro ng tahimik na lugar para doon hintayin yung paparating na demonyo. Pwedeng ganun, di ba? Pero ang ending, hindi talaga nila makikita. So ngayon, isa pa naiisip kong dahilan kung bakit ganun. Baka nasa mismong simbahan na yon yung demonyong pinapahanap sa kanya nung limang pare. Di ba? Ang mali lang neto ni Buot, eh umalis siya sa lugar para maglakbay. Na hindi naman sinabi ng mga pare na maglakbay siya para hanapin yung demonyo. Siguro kusang lalapit yon sa kanya. Siguro gusto lang rin mangyari nung limang pare, oo, ikaw pinili namin. Pero wala kang kailangan baguhin sa buhay mo.
Diba? So, pasensya na kayo ha. Sobrang haba ng opinion ko kasi pilit kong hinahanapan ng butas yung buong kwento eh. Para maging tugma-tugma, alam nyo yun. Na parang hindi lang basta may makwento lang. Siguro, iba kasi yung dialekto ng kwento na to eh. So, ang tagal bago namin na-translate-translate. Siguro may mga part na mali kami ng translation o kung ano man. Kaya, pasensya na. Pero para sa akin, maganda naman yung kwento. Ang kaso nga lang, yung mismong kwento, eh, parang hindi siya doon umikot o hindi siya doon tumakbo. Yun naman eh, sa akin lang. Pero kung mali ako ng pagkakaintindi, pwede nyo naman akong i-correct. Kaya kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.